Tapi kadang arah kok ke patid, ke ibigan, ke master, ke likot, meron po tayong repair na rice cooker, ana bisi. So, anong gagawin po natin, check natin kung may resistance ang kanyang plug. Pagdating natin dito ang T-spread para sa kanal steady. Tapos ang tester ay X times 10. Tapos atin pong iangat ang switch. Ito ang kanyang switch. So, lagay muna natin yung kanyang kaldero para mag-lock. Tsaka yung takip. Okay, switch na rin. Yan. So, walang pong reading. Ibig sabihin ay open po ang connection. Okay, buksan po natin. Nakabuhay yan ang wiring po. Ito po ang kanyang switch. Ayan. Ito yung magnet sa loob. May magnet po yan. Tapos, ito na naman yung kanyang worm. Parang ceramic type lang siya. At ito yung papuntang cord. Mantel din kasi. Yan, ito ang kanyang papuntang cord. So, ang heater naman. Ito yung heater. Itong bilog na to. So, ito ang kanyang terminal. Ang heater. Itong dalawa. So, ang linya. Basic, ano lang naman to. Basic diagram. So, ito yung cord niya, dalawa, then one line to. Ang isang cord, isang wire direkta na kagad siya sa terminal ng heater. Dumaan muna siya ng thermal fuse. Ayan. So, ang isang wire na to, punta rin doon sa indicator light. Dito, banda. Ayan. Tapos yung isang linya naman, punta po siya dito sa switch. Ayan. Tapos ito, tapos tatawid siya dito pag nag-switch po ito, tatawid dito para dito sa kanyang line to. So kung naka-off po ang ano switch, dadaan muna siya ng sa kanyang worm na parang ceramic type yata ito, filament type. Ayan. Filament type. So, direkta na siya dito. So, kumbaga, in-in ba? Naka-warm. Labaab lang ang init niya. Tapos, yung itong isang wire, papunta naman doon sa indicator light sa kanyang depende kasi ang gamit dito. Minsan may mga LED bulb lang. Lagyan lang nila ng resistor. Minsan naman ay yung solenoid. So, ayan lang po. So, ang una natin i-check ay test natin yung thermal fuse. Check natin yung thermal fuse. Ito. Tsaka dito. Tingnan nyo, walang palo. Ibig sabihin, open ang thermal fuse. So, na-repair ko rin ito dati. Mga ilang gamit nila. Nasira. Nasira din ang thermal fuse. Kaya kung ako nga nito, mas maganda na lang na fuse talaga ang ilagay. Sa mga appliances. Pero meron pa naman tayong reserba nito. Ang gagawin ko lang na lang nito ay dalawahin ko yung thermal fuse. Kasi
ano kasi ito, 20 ampere. So, madali lang, masibak. Dalawahin ko na lang ito. At least may thermal fuse pa rin siya. Okay, hanap muna ako. Ito, tinanggal ko muna ang kanyang terminal socket. Ito, dito. Tinanggal ko muna para hindi tayo masyadong mahirapan mag-connect dito. So, kabit natin ito. Ito po, dalawang piraso ikabit natin para tumaas po ang amperahe. Dahil ilang gamit lang kasi daw nila, nasira na. So, mas magandang dalawahin natin. Okay, check muna natin yung thermal press kung okay. Ayan, may palo. Yung isa. Ayan, mayroon din. So, parehas po natin yung connector dito sa terminal. Dalawa na. So, dito sa thermal fuse na to, dapat ay huwag natin itong ano, dito na ako. Kailangan maingat ka kasi dito. Nabawa, ganito, pinatiko or pinabaloktot. So, dapat ay huwag mo siyang gagalawin dito. Dapat dito ka lang mag hawakan mo dito, tapos dito mo yung ano. Kasi kung dito ka humawak, tapos iganyan mo, mapuputol po yan sa loob. Ayan. Kaya masisira po siya. Kaya dapat maingat ka nito pag magkabit. Gamit ka ng mga lungnos or plies, mga dalawang piraso. Ayan. So ito, ibalik ko muna doon. Dito ko ibalik. Meron naman siyang lock sa loob. Ayan. Yan, nakabit na natin. Ito, dalawang piraso. Subukan natin i-check nga yung ano, heater nya. Okay ang heater. Ito yung dalawang terminal. Yan, okay pa. Ang kanyang switch. Mas sige, kabitan ko muna ng cord.
kami. Ito na tayo mag-abang. So kanina to wala kasi kanina walang reading. Lagay natin yung kaldero. Sun switch. Ito yung switch. Pindot natin. Yun. Meron. Off natin. Ayan. So, mapansin natin, may reading siya. Kasi meron na kasing nakarekta na yung filament na para sa warm. So, ayan, may kaunti na siyang reading. Para sa kanyang warm. Nakarekta na kasi yun. Ayan. Ganyan yan. Ang saksak natin. May ilaw ng kanyang worm. Kasi yung dalawang wire na pa galing dito sa plug kanina na napapunta dito sa loob. Diretso yun sa lid na worm. So yung isang wire, ito, dumaan pa ng switch. Kaya pag pindot dito, iilaw naman ang pula. Iilaw na siya. Okay nga, awakan natin kung may init. Ayan, may init na. May init na. May pakihawakan mo, may init. Oh, minute na. Minute na daw, sabi ng mayari. So, ang rice cooker kasi na to, design lang talaga to sa pagsaing. Pag nilagyan o ininitan ito ng tubig, hanggat hindi maubos yung tubig, kahit gaano lang ka liit yung tubig na ilagay natin, hanggat hindi maubos yung tubig, hindi siya mag-trick off. So kung maabot na niya yung init ng thermal fuse, yung kanyang nakalagay dito na 185 degrees Celsius, yan. So kung maabot na niya o magsobra ang init, masira ito. Kaya sa overheat nasisira yung rice cooker. Minsan ay initan ng ano kasi mga ulam, initan ng tubig, so hang matagal siya bago mag trick off kasi nga hindi basta-basta ubos yung tubig. Okay, so sana may natutunan kayo at paki-subscribe po kung meron po kayo na kuwang aral at paki-share din po sa iba. So binahagi ko sa inyo ng libre, ibigay rin niyo sa ipahagi niyo rin sa iba ng libre. Okay, maraming salamat po. God bless po sa lahat.